Kada tayo po'y magsitayo bilang paggalang sa mag-aatid ng banal na salita. Akin na po'y binibigay po pagkakataon sa ating beloved pitcher, Albert Arevalo. Please, God bless you po sa ating po'y beloved elder. Purihin po ang ating mga Panginoon. Manalangin po tayo mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilang mapagpala po namin ang mga Diyos na makapit sa lahat, pinakamamala Panginoon. Sa paunang dalangin, minamahal, ginagalang ibang liso ng isa, dalmedeng huling propetang nilang isa, narito po kami, malapanginoon, na nagpapasalamat sa bawat yugto, malagaway na natapos na, at narito po kami, malapanginoon, sa pakinig ng baril ebanghelo, kaligtasan, batid mo sa ganang aking paghahanda, wala akong magagawa, malapanginoon, ikaw lang aking tayong inaasa, malapanginoon, mangusap sa morse ito, pagpalay mo po kami sa paunang dalangin, bilang pastol si Sra. Dalmeda, aming sinasaway, tinatapon sa impyerno, ang lahat ng mga demon, gawa na kaaway, at last pakinig, ng ebanghelo, kaligtasan, demo sa pride, sa binig, kasal from them, kasal from us, in the name of Jesus' name, amen and amen, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila at pinakamataas pagsamba ay tangi lamang po na ukol sa ating napakabait na Diyos sa buhay sa pangalan ng ating pinakamamalapin sa Kristo. Doble pong pagaling sa mapagpalang hapon sa ating minamahal ginagaling ibang lista, Wilde Estrada Almeda. Purihin po ating dakilang Diyos sa uling propeta ng ating dakilang Diyos sa buhay at sa ginintong turo at buhay na alaala at pagpapagal ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeda. Sa ating po bilabid mamadinan sa banal na piling ng ating pinakamamala Panginoon, maging sa lahat po ng mga bilabid children, the whole Almeda family po, mga minamahal, sa lahat po mga bilabid co-workers, choirs, mentalists, sa lahat, webcast, controls, sa lahat po, at sa itinalaga mga harap po sa atin, ating po bilabid, ordinary preacher, pwede as po mga minasa kanya po buong pamilya, purihin ang ating pinakamamala Panginoon, pinapabot ko rin po ang pagbati po, nakapiling po natin minsan po, mga minamahal, grandchildren po ng ating nagpaso po mga minamahal, ati po beloved Paul, beloved Cyrene, mga minabilabid Yana, purihin ang ating pinakamahal, God bless you po, purihin ang ating pinakamahal pa Jesus, mga minamahal, praise the Lord, palakpakan po natin, malakas sa palakpak ang ating pinakamahal pa Panginoon, hallelujah, praise the Lord, mga minamahal, napakabilis ng ating oras at ating pong bigyan pamagat ang ating pong pag-aaralan. Kahalagahang alalahanin ang nangagpagal sa ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay doon. Mga minamahal, ngayon po ay napaka-espesyal na araw. Mga minamahal, hindi po karapat dapat yung balingkod mga minamahal sa mga orsa ito na tumayo sa pulpito at magdala po ng banal ebanghelyo ng ating dakilang Diyos sapagkat ito pong araw na ito ay sadya pong napaka-espesyal sa ating banal iglesia. Amen! Lahat ng magsabi, praise the Lord! Sa banal na kasulatan, napakarami po mga pinagpalang kababaihang mapalad na tinawag ng ating mga Panginoon. Blessed woman, mga minamahal. Subalit, higit sa lahat sa panong ito, mga minamahal, gaano po tayo kapalad na makilala po natin ang ating pong beloved Mama Dear, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Selmeda, mga minamahal, sapagkat siya po ay isang babaeng mapalad na tinawag sa ating malapanginoon, mga minasa, pagkat siya po ay ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan, katuwang ng propeta ng Diyos, mga minanagpagal para sa ating kaligtasan. Kaya ngayon, terminong ating inaalaala ang ginintuang aral at pagpapagal para sa atin, sapagkat yung mga itinuro at pagpapagal sa atin ng ating beloved Mama Dear, higit pa po yan sa ginto, mga minamahal. Hindi kayang tumpasan, hindi kayang bayaran, mga minamahal. Yan po ang mga natutunan ng mga unang mga manggagawa, ng mga unang Kristiyano sa iglesyang ito, mga minamahal. Yung turo't aral sa ating beloved pastor, beloved Mama Dear, mga minamahal, kailanman hindi matutumbasan, sapagkat yan ay galing sa pangusap ng ating mabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon, ating basahin dito po sa aklat ng Hebreo, kapitulo po ay 13, versikulo po ay 7. Kaya hindi po ating basahin, pakibilis lang po, kaya hindi. Dito po sa Hebreo, kapitulo po 13, ang talata po ay 7, minamahal, na sulat ng ganito. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdilidili ng wakas ng kanyang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos ng lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Ang sabi ng Biblia, remember them which have the rule over you,
who have spoken unto you the word of God, whose faith follow considering the end of their conversation. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang doon. Napakapalad po natin, mga minamahal, totoong magulang sa pananampalataya, sa paglilingkod, ang ibinigay sa atin ng ating pinakamamalapang mula sa kanyang puso. Itinalaga ang ating beloved pastor bilang propeta at kabalikat ang ating beloved honorable assistant pastor Lina Selmeda, ating beloved Mama Dear. Mga minamahal, uri ng ating daklan Diyos kung paano meron tayo magulang sa laman, meron pa tayo higit sa lahat, magulang sa espiritual na nagturo at nagpagal para sa atin upang makatiyak, makasigurado tayo sa ating kaligtasang ipinagtatrabaho. Mga minamahal, dahil ang kaligtasan ay napakalaga sa atin. Kaya yung nagturo sa atin, totoong nagpagal, nagsakripisyo, nagayuno, nanalangin na mahaba para tayo pong lahat ay pagpalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord. Lahat ay magsabi ng hallelujah. Uri ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ibang lingkod, mga minamahal, hindi ko po naranasan na aktual na makita ang pagtuturo at pagpapagal ng ating beloved parents in the Lord. Mga minamahal, 2006 lang po kami na-save. Subalit mga minamula nang masipa ko sa gawang ito, napapakinggan ko na yung kalaga ng ating beloved parents in the Lord. Hindi ko po aktual na nakita yung pagpapagal, pagtuturo. Subalit mga minamahal, ramdam ko yung turo sa iglesyang ito na nagpagal para sa ating kaligtasan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, napapanood ko lang through television, mga minamahal. Pagkawat yun po yung mga replay na year 1980s to 90s, mga minamahal, nangangaral ang ating beloved pastor, beloved mama din nagba-Bible study. Aba, nangangaral ang ating mula pastor, ang ating beloved mama din, nakataas ang kamay, nakabackup ng prayer. Kapag ang ating beloved mama din hallelujah, nagba-Bible study, ang ating beloved honorable pastor, Registrado Almeda, nakataas ang kamay, nakabackup ng panalangin. Hindi nila pinapabayaan ang gawain ng malapanginoon na ang pagtatagumpay ay laging na sa ating pinakamamahal na ng Yesu Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng magsabi, praise the Lord. Ay at lahat ng mananampalatay sa gawang ito ng Jesus Crusade International Ministry, sadyang napakapalad po natin, mga minamahal, na nagkaroon tayo ng totoong magulang sa pananampalataya, sa paglilingkod sa ating malapanginoon. We are one body of Christ, one spirit, one baptism, one doctrine, mga minamahal. Isang doktrina lang, mga minamahal, ang itinuro sa atin, mga minamahal. Wala na po tayo ibang dapat paniwalaan na turo sa paligid sa libutang ito ng mga mandaraya patungkol sa salita ng Diyos. Isa lang ang nagpagal sa atin, mga minamahal, na mga tunay na mananampalataya, ang ating beloved pastor, ating beloved mama din. Kung ano ang alam pong ambag na pananampalataya, tinuro at doktrina patungkol sa paglilingkod sa malapanginoon, yun lang po ang ating susundan upang tayo po ay makatiyak sa langit at buhay na wala hanggan. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon, ang lahat ng magsabi, praise the Lord. Kaya nga po tayo, mga minamahal, kapag tayo po ay nagpapasalamat, na bagamat sa Biblia nakasulat, mga minamahal, sa Kolosas kapitulo po 2, versikulo po 5, atin po na pong basahin kayo po. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, kabanatang 2, talata 5, sapagkat bagaman sa laman ako'y wala sa harap, gayunman nasa inyo ako sa Espiritu na nagagalak at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng iyong pananampalataya kay Kristo. Purihin ang ating dakilang Diyos sa lahat ng magsabi, praise the Lord! Lahat ng magsabi ng hallelujah! Huwag na po natin banggitin yung word na bagamat wala sila, mga minamahal, sapagkat alam naman po natin na bagamat nasa Biblia po yan, mga minamahal, sa banal na spirito, mga minamahal, sa pagpapagal, lagi natin kasama ang ating beloved parents in the Lord. Totoong wala si ang ating beloved mama din, hindi na po natin kasama sa laman, sapagkat siya po'y umuwi na sa tunay na tahanan natin sa langit. Subalit, huwag po natin kakalimutan yung ambag na pananampalataya, pagtuturo, pagpapagal para sa atin ay laging nasa ating puyan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Ang lahat ay magsabi, praise the Lord. Ang lahat ay magsabi ng hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos, katulad ng payo po ng ating beloved mama dear, napakinggan ko po noon sa Holy Cross, mga minamahal, na isa po mga ngaral, mga minanapayuhan ng ating dakilang, ating beloved mama dear, na nagpatutuo, mga minamahal, na sabi sa kanya ng ating beloved mama dear, anak, upang ang banal na spirito ng malapanginoon ay laging sumaiyo, huwag mong kalilimutan ang pagbibigay. Laging magtapat ka sa malapanginoon, parang banal na spirito ng Diyos ay di aalis sa iyo. Laging kasama mo dahil matapat ka na naglilingkod sa ating pinakamamalapanginoon. Yan ang mga payo
payo na kung saan panglangit, mga minamahal, para ikaw ay pagpalaing lubos ng ating pinakamamalapang doon. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Kaya't ang writer po, mga minamahal, sinabi ng Biblia sa talatang ito, bagamat sa laman ako'y wala sarap, gayon may nasa inyo ako sa Espiritu, na nagagala at nakikita ko ang inyong ayos at ang katibayan ng inyong pananampalataya kay Kristo. Mga minamahal, ating laging sasariwain na ating binabanggit, mga minamahal, ating inaalaala ang ginintuang turo, sakripisyo, pagpapagal ng ating pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina Selmeda. Mga minamahal, kumisan may mga Kristiyano nagpapasalamat, kulang po yung binabanggit. Kumisan binabanggit lamang po, beloved Assistant Lina Selmeda, mali po yun, mga minamahal, kumplituhin po natin. Kumplituhin po natin kung paano binabanggit natin sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Natalmeda, sa ating beloved Mama din, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Selmeda. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Dapat alam po natin yan, mga minamahal, tulad sinabi ng Biblia sa unang Timoteo kapitulo 5:17, mga minasabi ng Biblia, double honor, mga minamahal, ang ating ibibigay. Mga minamahal, dito po sa aklat ng unang Timoteo kapitulo 5:17 po, kaindi. Dito po sa unang Timoteo kapitulo 5, ang talata po ay 17, minamahal, na sulat ng ganito. Ang mga matanda na nagsipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong dobling paggalang, lalong-lalo na sa napagal sa salita at pagtuturo. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagbabasa. Palakpakan po natin na malakas sa palakpak ang ating pinakamamala. Double honor, mga minamahal, ibig sabihin, dobling karangalan sa ating beloved peris in the Lord. Minsan na babanggit po natin, dobling respeto. Mali po yun. Dobling respeto at paggalang. Nababaligtad, mga minamahal. Biblia po yung ating susundan. Sabi ng Biblia, dobling karangalan, kapurian o karangalan. The same po yan, mga minamahal. Double honor, mga minamahal. Dobling karangalan o kapurian at pagrespeto sa ating beloved peris in the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon, ang lahat ay mag-sabon, praise the Lord. Bakit po natin sinasagawa po ito, mga minamahal, sapagkat hindi po basta-basta ang pagkapili sa kanila ng ating dakilang Diyos bilang propeta at magulang sa pananampalataya sa spiritual na paglilingkod sa ating pinakamamalapang. Tignan po natin, maraming mga congregation, yung isang congregation, konti lang ang mananampalataya, mga minamahal, marami silang pastor. Dahil sa dami ng kanilang pastor, hindi po nila, walang authority, mga minamahal, walang paggalang, basta pastor, oh pastor. Naalala ko po noon, dahil sa aming bahay, may malapit po na chapel po na isang born again din po, mga minamahal. Eh, hindi pa po ako safe po noon, patambay-tambay lang po ako sa bahay, mga sa court, mga minamahal. May mga naglalaro, maya-maya, yung isa na may hawak ng bola, wala na po siya mapasahan. Nalilito na po siya. Then, wala na po siyang mapasaan, mga minamahal. Biglang tumawag yung isa. Membro niya po pala. Sabi, Pastor! Bigla po siya napatingin. Ipasa mo! Pasa mo, mga minamahal. Grabe, yung pastor naglalaro ng basketball. Amen? Samantalang sa pananagawang ito, araw at gabi, ang pastor natin at ang ating beloved mama din, nagpapagal, nag-ayuno, tumatangis. Hallelujah, praise the Lord! Para sa ating kaligtasan, mga minamahal, hindi tayo pinabayaan ng prayer and fasting. Maraming mga nagpapagal, mga minamahal, subalit hindi ganun, mga minamahal, na nakalugod sa ating pinakamamalapang noon. Kaya tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, binigyan tayo ng ating beloved peris ng Lord, nagpagal, nagsakripisyo para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Kaya sabi, mga minamahal, ng banal na kasulatan, hallelujah, praise the Lord, na ating po silang alalahanin lagi, mga minamahal, puri ng ating dakilang Diyos. Ang ano pang sabi sa kalat ng Santiago 5:10, mga minamahal, ihanda po natin kalawang Timoteo 2:10, mga minakaidli, ating basahin. Sa aklat po ng Santiago, kabanatang 5, talata po 10, kunan ninyong alimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na sipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagbabasa. Palakpakan po natin ang ating pinakamamala Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y pinagpala sapagkat tayo po ang mga minamahal inaralan ng ating mga magulang sa pananampalataya kung paano tayo magsakripisyo, kung paano tayo magtiis sa pananampalataya upang tayo po'y makasigurado sa ating kaligtasan. Sapagkat ang ating beloved peris in the Lord, mga minamahal, sigurista patungkol sa kaligtasan. Naalala ko po, mga minamahal, isa po sa patutunang
isa po sa ordained preacher sa gawain ng ating dakilang Diyos. Nagpatotoo po siya ng aking napakinggan. Mga minamahal, inutusan siya ng ating beloved pastor, mga minamahal, na maglagay ng banner dahil meron po tayong krusada, mga minamahal. Panatag na ang kanyang kalooban na sa kanyang nilagay na banner, okay na, maayos na, nadaanan po ng ating beloved pastor. Sabi sa kanya, dagdagan mo pa yung tali, dagdagan mo pa, patibayan mo pa. Subalit siya nang atwiran, sabi po niya, mga minamahal, okay na po ito, mala pastor, matibay na po ito. Hindi na po siya nimik ng ating mala pastor, umalis na, mga minamahal. Puri ng ating daklan Diyos, alam niyo po, pinaintulot, biglang umangin. Hangin pa lang, wala pang bagyo, mga minamahal, naputol yung kanyang itinali. Tamang-tama naman dumating ang ating mala pastor, sabi sa kanya, sinabi ko sa iyo, nadagdagan po, pagpatungkol sa kaligtasan, dapat tayo manigurado. Palakpakan po natin ang ating mala Panginoon. Hallelujah, praise the Lord! Pinayuan na siya, mga mina, dagdagan patibayan mo para sigurado, subalit siya nang atwiran, okay na yung kanyang ginawa. Subalit sabi ng propeta ng Diyos, manigurado patungkol sa ating kaligtasan. Kaya kung ano yung pinayo sa atin na ating beloved parents ng Lord, mga minamahal, pag-araw ng pananampahan, Miyerkules, Biyernes, Linggo, pananampahan, at mga utos ng Diyos, mga minamahal, manigurado tayo, ipagtrabaho ang ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Sa ating po bilabid Mama Dear, mga minamahal, meron po isa po sa tayong kapatiran, bilabid Brother June Caberte, mga minamahal, siya po ay grabe mangusig din po sa gawain. Nang siya, kahit nang siya po ay dumalo na sa gawain, sa dako ng Amuranto, nakadikwatro po siya na pinapanood niya ang pagkakatipon, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, prinepresyuan po niya ang bawat nagpapatotoo. Eh, dati po siyang drug addict, mga minamahal. Dati po siyang babaero. Mga kapag kami nagpasalamat, mga mina, sa ating malapang noon, na ganun ang buhay, pinipresyon niya. Ito'y, bisyo ko rin yan. 500 ka. Alam niyo po, may nagpatotoo na drug addict. Drug addict ka pala, 1,000 ka. Alam niyo po, mga mina, ng ating pilapid, Mama Dear na, ang nagpapatanggap, mga minamahal. Malayo ang Amuranto sa kanyang pwesto sa pulpito, mga minamahal. Subalit, tomorrow ang ating pilapid, Mama Dear, ikaw, bumaba ka. Tanggapin mo ang malapang noon. Tumingin siya kaliwat kanan, mga minamahal, subalit naramdaman niya, siya ang pinupunto ng ating pinakamamalapang noon. Lumapit siya sa unang, tumanggap siya sa ating daklan Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, bumagsak kanyang luha, umiyak siya sa ating pinakamamalapang noon. Ano yung anointing na ibinigay ng Diyos sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal? Sa pangaral, mga minamahal, tinatalima, pinapakinggan, sinusunod. Bakit? Inanoint ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon. Ang lahat ang magsabi ng praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Isang manggagawa ng ating dakilang Diyos. Nagtanong sa ating bilabid Mama Dear patungkol sa kabanalan. Bilabid Mama, ano po ang standard ng church patungkol sa kabanalan? Ang sabi ng ating bilabid Mama Dear, yung suot ko at yung suot mo ngayon, yan ang nais ng Malapanginoon. Saan ka pumaroon, ipatupad mo yan. Dahil yan ang kalooban ng ating Malapanginoon. Palakpakan po natin ang ating daklan Diyos. Lahat ang magsabing praise the Lord. Kaya huwag na po natin pagtaan, mga minamahal, kung bakit may mga kautusan patungkol sa kabanalan, sapagkat walang iba nagturo po niyan, kundi yung ginaid ng ating Malapanginoon, ang ating bilabid Mama Dear nagturo sa atin patungkol sa kabanalan. Hindi lamang po sa mga bilabid sisters, mundi maging sa mga bilabid brothers, para tayo po ay pagpalaing lubos ng ating pinakamamalapang noon. Palakpakan po natin ang ating dakilan Diyos. Ano ang kailangan pagpapagal, mga minamahal? Ikalawang Timoteo 2, versikulo po ay Jesus, kaya natin pong basahin. Praise the Lord, pakihanda na po natin dalawang huling talata. Kaya po. Ikalawang Timoteo, kapitalo po 2, ang talata po ay Jesus, minamahal na sulat ng ganito. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Purihin ang ating daklan Diyos sa lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng hallelujah. Ganyan nagpagal, nagtiis, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtan naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang noon, ang lahat ng magsabong praise the Lord. Kaya nga sa pangaral ng ating beloved pastor, Wildis Rad Almeda, kapag gumaling niyo po mga karamdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, pagka-paralyze, pagka-lumpo, huwag niyong kalimutan na sa likod niyan, may nagpagal para sa inyo, may lumuhon, may tumangis para sa inyo, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos, kumbaga po sa langit, mga minamahal, may nakadeposito ng panalangin. Mga minapinunuan ng ating beloved parents in the Lord, beloved pastor, beloved mama din na mahabang panalangin, pag-ayuno,
Hindi po sagad ang ating panalangin, mga minamahal, may withdraw po natin yan, kundi kinakailangan banggitin mo ang panalangin na nagpagal sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Pag nag-lay hands ka, mga minamahal, bilang Kristiyano, mga minamahal, huwag mong ipag-pray yan, mga minamahal, sagad ang panalangin mo lang. Banggitin mo talaga yung nagpagal para sa ating kaligtasan. Through the first prayer, beloved, perish in the Lord, mga minamahal, para yan ay guide ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos at lahat ang magsabi, praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Kaya at bago sa uling talata, mga minamahal, ang sabi pa ng Biblia, mga minamahal, kilalanin natin ang nagpagal sa atin at namuno sa atin, mga minamahal, upang tayo po ay paghandain sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang Tesalonika, kapitulo po ay 5, 12 hanggang sa 13, at pakihanda po ang huling talata ng Mateo 26, ngayon po. Sa aklat po ng mga unang taga Tesalonika, kabanatang 5, talata 12 at 13, datapwat ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo, yes, at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo at inyong lubos na pagmamahalin sila sa pag-ibig. Yes. Dahil sa kanilang gawa, magkaroon kayo-kayo ng kapayapaan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin malakas sa palakpak ang ating napakabait na Diyos sa buhay. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, tayo po'y pinagpala, mga minamahal. Nakilala natin ang tunay na pananampalataya sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at tunay na magulang sa pananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay sabi ng Biblia, datapwat ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalala sa inyo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kinakailangan bilang Kristiyano, kilala mo talaga ang nagpagal para sa iyo, mga minamahal. Puri ng ating dakilang Diyos, kilala natin ang ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Nagsimula po sila sa wala. Dating mayroon, iniwanan lahat ng bagay para sa Ebanghelyo, nagpagal. Mga minamahal, inilaan ang buhay para sa gawain ng malapang. Isinuko ang lahat para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa anong layunin? Para tayo po, mga minamahal, ipag-ayuno at upang tayo po makatiyak ng ating kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ang magsabi, praise the Lord. Lahat ang magsabi ng hallelujah. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa paghahayo pa lang, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pag binanggit mo ang ating beloved parents in the Lord, makikilala na nila yung ating banal iglesia. Ang iba, mga minamahal, mismo sila nagpapatotoo ay kay Evangelist Almeda Palayan. Maganda yan. Siya pala yung umakyat doon sa Talipa, Ulosulo. Sila na mismo nagpapatotoo, mga minamahal. Ganyang katotoo ang iglesyang ito, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yung turo at pagpapagal ng ating napakinggan, mga minamahal, ating naipapamuhay sa kahapagan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo po'y tinuruan kung paano pong magmahal sa ating magulang sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya sa uling talata, mga minamahal, napakabilis ang ating oras. Dito po sa kalat ng Mateo, kapitulo po ay 26, versikulo po ay 13. Kaya hindi po ating basahin, pakihanda na po nating awitin sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mateo, kapitulo po 26, ang talata ay 13, minamahal na sulat ng ganito. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyong ito sa buong sanlibutan, ay saysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa pagkabasa. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa banal na kasulatan, meron pong isang babaeng makasalanan na kung saan nagbuhos ng isang napakalagang langis sa ating pinakamamahal na Panginoon na ito po'y pinanghinayangan ng mga alagad, mga minamahal. Subalit, sabi sa kanila ng ating dakilang Diyos, yung ginawa niya mabuti sa akin, kailanman ay hindi malilimutan. Paggawa na mabuti sa harap ng ating mahal na Panginoon. Sa panahon ito, mga minamahal, higit yung pagpapagal na ginawa ng ating pilabid mamadir para sa bawat tao na lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lalong higit na hindi kalilimutan. Sa at-samang bansa, sa anumang lugar, ipangaral ang Ebanghelyo, maaalaala po natin lagi ang pagpapagal at ginito ang turo ng ating pilabid mamadir. Pilabid perish in the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya tayo pong lahat, mga minay, magsipagandang umawit sa ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos sa pusa. Paboritong awitin ng ating beloved mama dear. Awitan po natin ang ating dakilang Diyos. Manlilikha, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.
Purihin ang ating dakilan Diyos, ating pong alalahanin mga minamahal, ang kabutihan ng ating malapanginoon sa ating buhay. May ginamit para sa ating kaligtasan mga minamahal, tinuruan tayo sa kapanalan, pagsumikap sa pagdalo sa lahat ng bagay patungkol sa kaligtasan. Kaya't napakapalad po natin mga minamahal, ngayon ay ating inaalaala ang pagpapagalap pagtuturo sa ating bilabid mama din. Sabi ng Biblia, kailanman hindi po yan makakalimutan. Higit sa lahat, sa harap ng ating mabait na Diyos na lumikha ng lahat ng bagay para sa atin. Hallelujah! Habang tayo maawit, mga minamahal, balikan po natin at sariwain yung mga panahon na aktwal natin na napapakinggan ang pagtuturo, pagpapayong study ng ating pilamin, mga din. Kapagamat masakit pagturo, pangaral, subalit tanda naman ang tunay na pag-ibig sa'yo para ikaw ay makatiyak ng kaligtasan. Alalahanin po natin ang ginamit sa ating kaligtasan. Mabait ang Diyos, mga minamahal. Kaya
kapitan, pasasalamatan, dakilang Diyos mo, Jesus, ika'y mapupulihan. Purihin kami, pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, napakalapit na ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Huwag natin kalilimutan yung mga turo, yung mga pagpapagaling, yung mga sakripisyo para sa ating kaligtasan. Yan yung ating pinaka-pattern, mga minamahal, kung paano tayo magtatrabaho ng ating kaligtasan. Sa kabila ng ganyan pagkilos sa kaaway, pagdi-discourage sa iyong paglilingkod, pinapanghina ka kung minsan sa pagsubok, karamdaman, problema. Subalit, huwag natin kalilimutan ang ating mga magulang sa pananampalataya. Pinagdaanan na lahat ng bagay na yan. Subalit na natili sa nagtiwala na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalad tayo, mga minamahal. Hindi tayo napunta sa kung anumang mga kongregasyon sa paligid. Dinala tayo ng Diyos sa tunay at buong-buong katotohanang paglilingkod sa Diyos sa buhay. May totoong nagpagal. Totoong nag-ayunan ng mahaba. Hindi ayuno-ayunuhan lang. Maraming mga pastor na tinatawag. Hindi ganong pagpapagal ang kanilang ginawa, mga minamahal. Subalit sa gawain ito, mga minamahal, tunay na pastor, tunay na propeta, at ang ating bilabid mamadir, katuwang na propeta ng Diyos, nagpagal para sa ating kaligtasan. Napakapalag po natin, mga minamahal. Kaya sa mors ito, mga minamahal, at ang abang nasa ating kalagitnaan, ang banal na spirito ng ating dakilang Diyos, mula pa sa simula ng ating pananambahan, tayo po'y sinamanan ng ating malapanginoon bilang Diyos ay kasama natin ang ating malapanginoon. Ang kinina po natin, panalangin po natin sa una dalangin ng propeta ng Diyos ay natinanggap na po natin, mga minamahal, manalangin po tayo sa ating dakilang Diyos. O po, dakilang mapagpala po namin, Ama Diyos, na mga sa lahat, pinakamamalapanginoon, through the prayers, leading prayers ng aming beloved Honorable Evangelist Pastor Wildis Radalmeda, yung huling propeta, narito po kami, malapanginoon, na nagpapasalamat sa iyong banal na pangusap, malapanginoon, patungkol sa kalagaan ng pagpapagal ng ginamit po sa aming kaligtasan ng aming beloved Pastor, maging ng aming pong beloved Mama din na sa panalapiling mo na, subalit mga pag-ambag na turot pagpapagal, pag-asikaso sa iglesia, ay patuloy po namin nararamdaman sa aming buhay. Narito po kami humingi ng tawad sa iyo, malapanginoon. Patawarin mo kami at kapagahan sa pag kami nasumpungan. Ikaw lang, malapay na kababatin na lahat ng bagay. Humingi kami ng tawad sa iyo, patawarin mo po kami. Aming higit sa lahat, dinadalangin malapay sa maor sa ito na kung paano kami ipinag-ayuno, pinanalangin ang aming malapastor. Hallelujah, sinasama mo rin po namin sa maor sa ito ang patuloy po na kalusugan, kalakasang pisikal ng aming malapastor. Hallelujah, makapiling namin siya na mahabang buhay. Hanggang sa rapture, hanggang sa maling pagbabalik, alang-alang si kaliligtas sa katawan sa buong mundo. Maging lahat mga beloved children, patuloy sila pagpalain sa lahat mga beloved co-workers, sa lahat mga kapatiran, mga kailingan sa iyo, pagalingin sa mga karamdaman, lutas sa mga problema, pagdagumpay, pagpalain mo sila. Magligtas sa pabunang maraming kaluluwa, maging sa mga kababayan, through webcast viewers, pagpalain mo po sila sa pangandalan mo na pastor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatungo natin ang ating kaliwang kamay sa ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating ulo. Isipin natin ang ating malapastor, man of God, ipinag-pray, inalayans tayo sa mga orsa nito. Tayo pinakapagsisi na ating palayasin, mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala po namin, Ama Diyos, na makamit sa lahat, pinakamamalapay noon, through the first leading prayers, beloved Honorable Evangelist Pastor, Wildis Radalmeda, aming sinasaway, itinatapon sa impyerno, ang lahat ng mga demon, gawa na kaaway, karamdaman, problema, kahirapan, alas sa mga pagpapala, mga panghina, sa physical, pang-spiritual, kasaw, in the name of Jesus, demons, kill of all sicknesses and diseases, infirmities, cast out, problems solved, Pisces began, in the name of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, sabay-sabay po tayo na tumalon ng tatlong beses, kasabay ng pagsigaw,
ng Hallelujah, Praise the Lord. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, Praise the Lord. Sambitin po natin mula sa ating mga puso. Thank you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord Jesus. Hallelujah, 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 Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, at pinakamataas na pagsamba ay tangi sa ating napakabait na Diyos sa buhay sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos.